Bukas na nga po magaganap ang game to ng NBA Finals sa pagitan ng Warriors vs Celtics. 8 AM sa bahay pa rin po yan ng GSW. Makikita natin kung magagawa ng Boston na magka 2-0 lead bago tumungo sa kanilang bahay sa Game 3. O magagawa ng Warriors na itabla ang series. At sa interview nga po sa Warriors superstar na si Stephen Curry, nang matanong ito kung anong masasabi sa mga ingay na naririnig niya matapos na matalo sila sa Game 1, sagot ni Steph ay natutunan niya daw na i-block ang mga ingay na naririnig niya dahil mabilis daw itong magbago, lalo na kung mananalo sila sa Game 2 na gagawin daw nila. At check daw na mawawala ang ingay na ito tungkol sa kanila at muling papabor daw sa Warriors. Ayon naman po kay Klay Thompson ay masyado daw sila naging kampante noong Game 1 matapos na makalamang ng double digits. Pero ang playoffs daw ay pagiging hindi komportable hanggat hindi pa tapos ang misyon. Dagdag pa ni Klay ay maglalaro daw sila bukas ng desperado dahil yun daw ang magpapalabas ng tunay na laro nila. Samantalang Jason Tatum sinabi ang favorite teammate niya at hindi ito si Jaylen Brown. Si Al Horford nga po ang sinabi ng Celtics star na best teammate niya ever sa Boston Celtics nang matanong ito kung sino ang best teammate niya. Bago ang paparating na Game 2 bukas, marami lang nagulat dahil hindi nga po ang kaduo niya sa Celtics na si Jaylen Brown ang sinabi niya. Posibleng kaya si Horford ang sinabi ni Tatum dahil sa mga naituro ng Celtics big man sa kanya dahil sa pagiging veterano na nito sa liga noong mapunta siya sa Boston. Samantalang si Brown ay halos kasabay niya din dahil isang taon lang ang pagitan nilang dalawa mula nang mapunta sila sa Celtics at sabay na na-develop. Tingin niyo mga brother, bakit kaya si Horford ang sinabing best teammate ni Tatum imbes na si Jaylen Brown? At para sa ating huling update, Steve Kerr gagamitin na ang secret weapon nila ngayong Game 2. Cleared na nga po para makapaglaro ng Game 1 si Gary Payton, pero nag-decide nga po ang coach nila na hindi ito gamitin. Dahil ayon kay Kerr ay hindi pa raw siya komportable na paglaruin ito dahil tingin niya daw kailangan pa nito ng konting oras. Pero ayon din sa nasabing coach ay expect na nating makita si Payton sa Game 2. Dahil sa mga lumipas na araw daw ay naging maganda ang pakiramdam ni Payton. Magandang balita ito para sa mga Warriors fans dahil maaasahan si Payton pagdating sa depensa at mga hustle play nito na makakatulong sa GSW, lalo na pag nakakalamang na sila.